Hello guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel, Reg TV. And ako nga po pa lang yung Kuya Reg. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Libre po yan, wala pong bayad yan. Kaya sampalin mo na yung subscribe button at ring mo na rin yung bell para sabihan ka ni YouTube pag may bago tayong upload. At ngayon, ang topic natin. Oo, karamihan sa mga lalaki, tahimik lang pag nag-aano kayo. Alam nyo na yon. Pero kung napapaisip ka at napapatanong ka sa sarili mo kung ang lalaki ba ay umuungol din, ang sagot ko dyan, oo naman, positive yan. May mga bagay na nagagawa or ginagawa kayong mga babae na hindi mapigilan ng lalaki para mapakanta siya ng Doremi. Dahil pag nagawa mo ang mga bagay na yan sa kanya, hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili para manahimik lang. Sigurado mapapahagulgol siya sa sarap. Ano nga ba yung mga bagay na yun na dapat mong gawin? Relax ka lang dahil Kuya Reg mo nang bahala dyan. Kaya ito ang mga tips para mapaungol ang isang lalaki. Ngayon pa lang sinasabi ko na pasensya na dahil hindi ko pwedeng sabihin ng direkta yung mga word. Dahil yung iba sensitibo sa mga ganitong bagay. Pero sigurado yung iba dyan, alam ko, sigurado magigets nyo yung mga sinasabi ko. Kaya umpisa na natin yan. At ang unang tip natin para mapaungol lang isang lalaki, ice candy. May iba't ibang haba or lapad ang isang ice candy. Kaya may iba't ibang paraan din kung paano mo siya kainin. Pero pagdating sa ice candy ng mga lalaki, kahit anong style pa yan, kung paano mo kainin ang ice candy niya, expert ka man o hindi, sigurado mapapaungol lang lalaki sa'yo. Dahil pag ginawa mo yan, wala siyang ibang gagawin, kundi humigalang at pakiramdaman yung ginagawa mo. At hindi niya mapipigilan yung sarili niya na maglabas ng sounds. Parang kayo din, mga babae, diba? Pag ginagawa yan sa inyo, pero hindi ko naman kayo pinipilit na gawin nyo yan sa boyfriend or sa mister nyo. Dahil yung iba dyan alam ko maselan. Kaya dinamihan ko yung mga tips natin para marami kayong pagpipilian. Pero kung hindi nyo pa na-try, nakainin ang ice candy niya, bakit hindi nyo i-try, diba? Number 2. Sa ibabaw ka. Isa din to sa mga pamatay na pwede mong gawin sa kanya. Dahil kung nasa ibabaw ka, makikita niya ang lahat ng tanawin. Andyan yung dalawang naglalakihang bundok. O kaya kahit maliit na burol pa yan, okay lang yan. Masisihan pa rin siya dyan. Tapos makikita pa yung katawan mo. Lalo na yung facial expression mo. Kaya natural na magre-react yung katawan niya dahil sa mga nakikita niya at sa mga ginagawa mo sa kanya. Plus points pa yan kung para kang bulate na nalagyan ng asin kung gumalaw dun sa ibabaw. Sigurado natural na natural yung sounds na maririnig mo sa kanya. Number 3. Backdoor. Ang gawin mo, papwestuhin mo siya sa likod kasi ikaw nasa harap. Tapos dun mo siya papasukin sa petchay mo. Alam nyo kasi ang mga lalaki, gustong gusto rin yan makita yung mga likod nyo. Lalo na kung maalaga ka sa katawan at maganda yung shape nyan. Naku, sigurado yan. Lalong gaganahan yan. Kaya magandang itry nyo din yan sa susunod na maglalaro kayo. Huwag puro kung ano lang ang gusto mo yung nasusunod. Tanungin mo din siya kung ano yung gusto niya para hindi siya maboring, diba? Number 4. Surprise. Ito yung hindi niya ine-expect na makakakota siya sa oras na yon. Dahil siguro nasa gitna kayo ng maisan. O kaya nasa tuktok kayo ng bundok na puro puno yung nasa paligid. Kaya never pumasok sa isip niya na makaka-score siya. Pero yun na nga, dahil na-surprise siya, iba yung level ng excitement niya. Kaya sigurado hindi lang ungol yan. Baka mapapatahol pa yan sa sobrang tuwa. Number 5. Pantasya. May mga rason kung bakit nanonood ang mga lalaki sa internet ng mga alam nyo na
ginagawa ng lalaki yan hindi dahil sa nagsasawa na siya sa'yo or hindi ka na mahal. Ginagawa ng ibang lalaki yan dahil yung iba, dyan sila kumukuha ng technique kung paano kayo lalo pasiyahin. Or yung iba naman, para mapunan yung pantasya na pinapangarap nila, kagaya ng role-playing or pagdadamit ng kung ano-ano. Kaya bakit hindi mo subukan minsan na mag-costume? Halimbawa, magdamit ka na parang... Gahin nung mga nakikita dyan sa ano. Magdamit ka na parang estudyante. O kaya gayahin nyo yung ginawa nila dun sa 365 days na pelikula. Diba? Kung tatanungin mo ako, hindi ko rin alam at hindi ko rin ma-explain kung bakit may mga lalaki talaga naghahanap ng mga ganyan. Kaya try mo minsan. Dahil pag nakita niya na nasa harap na niya mismo yung pinapantasya niya, sigurado, mapapaungol yan sa saya. Number 6. Hanapin mo yung kiliti niya. May parte sa katawan ng mga lalaki na pag napuntirya mo, bumibigay siya. Halimbawa, karamihan sa mga lalaki sa leeg o kaya sa tenga. Diyan mo siya halikan or diyan mo gamitan ng dila. Sigurado hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili at bibigay yan. Dahil hindi naman talaga mahirap para mapaungol ang isang lalaki. Basta nasa tamang spot ka lang, sure bull yan. Number 7. Pinapasaya ang sarili. Hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi. Pero maniwala man kayo o hindi, kahit panoorin ka lang ng isang lalaki na pinapasaya mo ang sarili mo, mapapaungol na yan. Hindi ko alam kung anong magic ang meron kayong mga babae, pero sobrang nakakabuhay yan sa mga lalaki. Kung babae ka, sigurado hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi kayo ganyan pag nakakakita kayo ng lalaki na nagpapasaya ng kanilang sarili, di ba? Pero magtiwala ka sa akin. Para sa lalaki, pag nakita yung babae na ganyan, iba. Ibang-iba pag kayo yung napapanood namin. Promise. Kaya sa mga nanonood at pinatapos yung video natin, sana ay may nakuha kayong tips sa mga pinagsasabi ko dito. At sana kahit papano, ay napaismile ko din kayo. Dahil sa dami ng problema na nangyayari sa mundo natin ngayon, sana sa kahit ganitong paraan lang, ay napapasaya ko kayo. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood and yung normal vlog natin, gagawa muna kami ni Mrs. Nag-iisip kami ng mga magagandang vlog para mag-enjoy naman kayo sa mga mapapanood nyo. So yun, maraming maraming salamat po and ingat kayo sa mga kinaroon. God bless, peace, and goodbye.